Good morning, good afternoon sa inyong lahat dyan, guys, worldwide, nationwide. Welcome here at GBR TV. Guys, narito ako ngayon mismo sa harap ng Manila Bay at exactly 3:30 PM, April 12, 2021. Napakainit, guys, tirikang araw. Pero sa ngalan ng bilang vlogger, para may maipahatid tayong mga bagong mga update na naman dito sa Manila Bay. Lalo nang pinakaabang-abang itong proyekto sa Pilipinas. Kaya ako ngayon ay nandito sa Manila Bay. At nagkita-kita kami na isa nating kasamahang vlogger din, walang iba kung hindi si Tropang Bisaya. So, ganun pa man, masaya ang aming kwentuhan at panoorin nito ang video na to, guys, para makita nyo ang kung sino ang aking nakilala dito sa Manila Bay. Si Tropa. Sige, 5, 6, 7, 8. Good morning, good afternoon. Sa inyong lahat dyan, worldwide, nationwide, welcome here at GBR TV. Now guys, nandito ako ngayon sa Manila Bay. Ayun, nakilala ko ang kaibigan, isang vlogger din. And other than, Tropang Bisaya. Yes. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong lahat na sumusuporta sa kay Sir, ano? Maraming salamat at sana, no, sana ituloy-tuloy niyo si Sir na susuportahan at suportahan sa kanyang channel. Talagang pagka mga bisdak, no, full support yan. Nga pala sa mga bisdak dyan, salamat talaga ng bunggang-bungga sa iyong supportan. Thank you talaga. At okay guys, bago tayo magtapos, huwag niyo kalimutan supportahan si Tropang Bisaya. Thank you so much at tabayan. Napakaganda ang ating lungsod ng Maynila. Paliwalas at napakaganda ang matataas ng mga building, lalo na at wala ng traffic. Maliwalas na, di na katulad dati. Sana nga tuloy-tuloy na ito kahit nandito tayo ngayon sa panahon ng pandemya. Narito ako ngayon, guys, sa taas ng footbridge sa likod ng Manila Bay mismo. Ayan, kung yung napapansin, ito po yung magandang tourist spots din ng Manila. Ito po yung Rujas Boulevard. So ngayon, ako po at papakita sa inyo ang update dito sa Manila Bay. So kung inyong nakikita yung pong backhoe, kung nakikita nyo, kung inyong napapansin, ating pong ipufocus, ayan, kinakayod po niya yung dating Dolomite San. Wala po akong idea dyan, guys, kung anong plano or baka papalitan ng iba, panibago na namang mga Dolomite San. So ayun lang po yun sa aking observation. And then, ito kahit tirikang araw, nandito tayo ngayon upang makapaghatid update dito sa ating Manila Bay. So kung yun napapansin nga, kinakayod yung dating nilalagay na Dolomite San, at saka doon sa gilid napapansin nyo yung mga nakafile na mga bato-bato. Yun po yung aking pinapakita noon. Sa ngayon, hindi pa din na di-develop o hindi pa rin nadagdagan kung ano ba talaga gagawin dyan. Bakit pinapatungan pa ng mga bato-bato? So ang ating napansin ngayon, yun lang po yung isang ekwipo na kinakayod yung dating Dolomite San. So siguro sa aking lang observasyon, siguro papalitan ng bago o mas maganda pang klase ng Dolomite San. So kung yung napapansin dyan, yan siguro iyan yung ipapalit na Dolomite San, kaya kinakayod yung ang dati. So ngayon guys, after dito sa phase 1, akin ko na dalhin ko na naman ngayon doon sa kabila kung saan yung ongoing construction din ng pagbagbaba na mga buhangin at saka pag-install ng malalaking tubo. So balik muna tayo dito, guys, habang ang ating tinitingnan yung ekwipo na kinakayod yung Dolomite San noon. So ako na may pupunta dito banda na sa unahan. Ayan, akin ko muna ipapakita sa inyo ang kagandahan ngayon, araw na to. So kung inyo napapansin, napakalinis. Although kahit under construction, pero makikita mong wala ng mga informal settlers, wala ng mga nagtitinda. Then malaya din yung mga taong makapasyal sa ating Manila Bay. Yan dyan yung mga nagbabike, and then naglalakad, nagjogging, at saka tahimik din yun ang ating kalsada. Hindi gaanong maraming sasakyan dahil nga siguro sa pandemya. And then ito na po yung tubo, guys, na ini-install na nila. So hindi ko rin, wala din akong idea kung anong purpose niyan.
So, ayun lang yan sa ating observasyon. Hindi muna tayo mag-comment kasi wala pa tayong natanong kung ano talaga ang plano sa tubo na yan. So, kung yung napapansin yan dyan, gabundok na buhangin na naman ang nandyan. So, yan naman ang i-spread mula dyan hanggang papuntang phase 1. So, guys, ayon din sa aking nakapanayam, itong buhangin ay hanggang dito lang sa tapat mismo ng aristokrat. So, hindi natin alam kung anong plano na rin sa kabila. Kaya pala yung malalaking mga buhangin ay dito lang sa aristokrat. So, balik muna tayo sa in-install na pong is DPE-5. So, yan na po. Yung iba, doon na nakalubog na sa dagat at saka ito. Itong malaking tubo din na iwan po sa nila ilalagay ito. So guys, iyan po muna ang ating observasyon dito mismo sa Manila Bay. So sa ngayon, ayan, dalhin ko na naman kayo sa kabilang party. Yung mga natatapos na ng mga vegan tiles na naidikit. So dito sa kabilang part guys, kung yung napapansin na yan po, naikabit na po yung mga vegan tiles natin. Malinis nang tingnan. Napakaganda na. So, ayon sa aking nakapanayam doon, hanggang doon lang palang buhangin sa tapat mismo ng, aristokrat. So, dito banda sa kabila. Ngayon, ito ay ipapunta naman tayo doon sa Manila Yachts Club. So, mula dyan sa parting aristokrat, hanggang papunta doon sa Manila Yachts Club, ay wala po siyang buhangin. Wala pong ilalagay. So, wala pa tayong idea din kung anong plano nilang development dyan. So ngayon, iyan lang muna ang ating nakukuha mga informasyon. And then, ito, marami nang namamasyal, may mga nagbabike, nagpahinga, habang naghihintay sa sunset. So, balik tayo dito sa may gabundok na buhangin, mga kapatid. So kung yung napapansin niya, mga gabundok na buhangin, napakarami. So, yan talaga yung spread dyan. Hanggang papunta doon sa phase 2 at saka phase 1 hanggang magpagkunikta na sila. Maipagkunik na ang bawat area ng mga buhangin na yan. So, maging baybayin na ang dating. And now, yung barko na yan, yun po yung nagdadala ng mga buhangin yung makikita sa loob. Pinababa po ng dump truck dyan, dinadam dyan. Tapos, yung barko naman po yung mag-i-spread dyan. Papunta naman dito sa phase 2 and phase 1. So, ayan, kung yung napapansin, napaka-dami na talagang buhangin. So, na talaga to. Hindi posibleng matatapos talaga ang proyekto na to. And hopefully, na matatapos din to. Kasi abang-abangan to sa ating mga kababayan Pilipino, lalo na nasa ibang bansa. So, back to a shout-out muna tayo, guys. Mga hindi ko na shout-out nung una. So, again, shout-out to Galiano Family Channel. And of course, Tindoy Channel. And Bus Omel, Megalab shout out Buy Silly, Ontoy and Alice Vlog, thank you so much, and Uwa Channel TV, Jenny Savel Vlog, and Charlene Channel, and of course Babes Ganda and Edwin Opriasa Official, Babes Ganda again and Leo Runario. Thank you so much. Yung mga hindi ko natapos mas shout out mo dahil naubusan na tayo ng oras, and of course shout out again to Ram Raid, Summer PH, Babes Ganda again, and of course Tindoy Channel, Team Prankart, Nixon, make a love shout out. Luz Selmar, Mix Vlog. Belina Arguis, Arguelles, make a love shout out. Bulaklak M, make a love shout out. And LGH, and of course Flower Design, make a love shout out. Sa aking kapitbahay din, Love Templado, thank you so much. And make a love shout out kay Au Au Vlog, thank you so much. And Road to Go Vlog. At ito naman yung nagko-comment sa itong bago kong upload ng Manila Bay Again update, yung may ang pusa ay namangha. Shout out to Filomena Lumpot, Modus Kitchen, Jobert the Good Book, thank you so much, Diamond Heart, and of course Ailey Music Channel, Beatrix Tag, big love shout out Ailey Music Channel, maraming salamat. Eva Fons, Dubai Vlog, maraming salamat. Lane Enomata, thank you so much. Pages Life Member Perks, thank you so much. Galiano Family Channel and Tindoy Channel, thank you so much. Boss Omel, maraming salamat. Boy Silly, Ontoy and Alice Vlog, Owa Channel TV, Jenny Sabel Vlog, Carlin Channel, and of course Babes Ganda, Edwin Aprisa, Babes Ganda, and Leo Ronario Official. So yan, good po guys, yung nakikita, yun po yung sa phase 1. So napakalinis, although kahit hindi pa tapos, under construction pa. So dito na ako banda sa lampas ng aristokrat.
So yan po yung aking ipapakita, yung mga vegan tiles na nakakapit na. And then yung sa dulo ating isusom, yun po yung sa phase 1, pampunta rito. So dito malaya mamasyal ang mga tao kasi nga wala nang ginagawa dito. So ayon sa aking spy na ang mga buhangin ay hanggang dyan lang sa tapat ng aristocrat mismo. So dito papunta sa Manila Yacht Club, so wala pang plano. Pero hindi pa rin natin alam kung anong plano or anong gagawin nilang development dyan. So tabayanan guys, and hope manonood din pa kayo sa mga susunod ko pang video na update din dito sa Manila Bay. And ayan guys, kung iyong napapansin, binaling ko lang muli yung camera doon sa kabila, yun po yung sa phase 1. So lampas na tayo sa aristocrat guys. So yung nakikita niyo sa dulo, yun po yung gabundok na mga buhangin, hanggang doon lang po yun. So dito banda, hindi na pala siya abot sa Manila Yacht Club. So kaya pala walang in-spread na buhangin dito, lampas na sa aristocrat. So yun po yung pinakaplano pala nandyan. Akala ko naman kasi noon hanggang doon cultural center. So guys, thank you so much again sa inyong walang sawang suporta dito sa GBR. At sa lahat na mga nanonood, maraming salamat sa inyong lahat. I love you. And sa lahat na mga manunood pa, huwag nyo mga kalimutan i-subscribe ang GBR TV. Ito guys, so napakaganda na. Ito yung hagdan po, paakyat dito sa seawall mismo. So yung nakikita, stainless pa yung ating hawakan. Oo, napakaganda na vegan tiles. And tuloy-tuloy na yan hanggang doon sa Manila Yacht Club. Yun po yun, yun sa dulo. Kung mayroon kayong mga makabili na rin kayo ng mga yate, pwede na yun, pwedeng iparada dyan sa Manila Yacht Club. Member na rin kayo sa Manila Yacht Club na yan. Okay. And again, sa lahat, may love shoutout sa lahat ng mga nanonood sa premiere natin ito. Maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang suporta sa GBR TV. Abangan na susunod pa mga update dito sa Manila Bay. Thank you so much yung lahat guys. And thank you for watching. Yun po yung dun sa dulo. Yun po yung Manila Yacht Club. Kung yun ang papansin, marami na pong namamasyal. Yun po yung mga purma, yung nakapatong sa seawall. Yun po yung mga purma na ilalagay sa HDP pipe. So parang sa Juvenil, yun po yung ilalagay. So yung napapansin dito, walang buhangin. So ang buhangin hanggang doon lang pala sa aristocrat banda. So dito, wala na. So ikaw, lampas na ako dito sa lampas na ako doon sa aristocrat mismo. So yan po yung dulo na yan, isunoy po yung Manila Yacht Club. Okay. And I hope mayroong kayong mga nakukuhang mga idea kung ano ba talaga ang plano dito sa Manila Bay. Hindi ako nagbigay ng mga anong mga komentaryo kung anong dapat gagawin sa mga ano kasi wala din tayong kalamalam. Hindi naman tayo eksperto sa larangan na